眼睛。呀呼 ！Mission accomplished。Maiiwan na namin kahit dalawang dyan, ha? Siguradong magkikita pa tayo, kaya huwag kayong malungkot! Ano? Ayos ba ang ginawa ko? Hindi makakadaan ng higanteng truck na yun sa masikip na daan gaya nito, di ba? Siyempre! Ikaw yata si Bagchan! Ngayon, kailangan na lang nating dumaan dun sa kabilang kalye. Oo, tama sinabi mong yan, Ginji. Dahil kapag nandun na tayo, maaari tayong mag-relax. Ha? Yeah! Atras! David! Bumalik kami para kunin ang gamit na kinuha niyo sa amin. Naghihintay na kasi ngayon ng kliyente namin eh. Pwede ba? Paano to, Ban? Mukhang mapapalaban yata tayo rito, ha? Mabuti at alam mo at magpapagod lang kayo sa amin. Ban, ang yabang pala nito eh. Ibalato mo lang siya sa akin. Sige. Kasi naramdaman ko nung unang beses na isa akong talunan. Alam mo ba yon? At isa pa, di ba sabi mo sa akin gusto mong makausap si Himi ko ngayon? Di ba sinabi mo yon? Huwag ka nang mag-alala. Ako nang bahala. O sige, hayaan na kitang ayusin ito, Ginji. Bahala ka na. Tawagin mo na lang ako pag kailangan mo ko. Kayang-kaya ko ito. Hindi ako magpapatalo sa mukong na yan. Dapat lang. Hindi pa ba tapos ang daldala nyo? Hindi pa ba natin pwedeng simulan ang laban natin? Sige na. Sino unang makakalaban ko? Sa napapansin ko mukhang mahusay kang gumalaw. Kaya nga lang, malaki ang lamang ng kapangyarihan ko sa'yo. Nagulat nga ako na ikaw pala ang makakalaban ko at hindi ang partner mo. Ang totoo, iniisip ko anong pinaplano niya. Kung bakit hindi siya lumaban sa akin. Ang boring ng kalaban! Aba, yun man tinatawag mong 20,000 volts? Huwag ganun yung ginawa mong yun. Hindi na ako ngayon nagtataka kung bakit ikaw ang tinatawag mong Thunder Emperor. Kaya nga lang, pasensya ka na sa akin dahil nakapagsuot ako ng gloves na sobrang kapal bilang paghandaan na rin sa'yo. Sorry ka na lang. Pero paano? O ano? Boring pa rin ba akong kalaban para sa'yo? Ganun nga. Yan ang gusto ko. Yung ginaganahan ako sa laban natin. Ginji. Hindi mo na iintindihan. Itigil na natin ito, Himiko. Huwag kang mayabang. Kung talagang sineseryoso kang laban natin ito, malamang may sugat ka na ngayon sa limang iba't ibang parte ng katawan mo. Alalahanin mong hindi mo ako pwedeng labanan sa ere. Dahil kapag ginamit mo ang hangin sa akin, mawawalan ng bisa ang poison perfume mo. Pwede ba? Huwag mo akong turuan ng mga dapat kong gawin. Tinutulungan mo ba ako natapusin ka dahil pinatay mo ang kapatid ko? Sige, kung yan ang gusto mo, fire flame perfume, ang gagamitin ko naman ngayon na pantapos sa'yo. Nasisiraan ko siya. Delikadong ginagawa niya. Yup!
nasa na yung lakas mo kanina. Hindi mo na magagamit ngayon ang evil eye mo. Dahil ginamit mo na sa akin yung kanina para ilitas ang kaibigan mo. Hindi ka pa rin pala talaga nag-iisip. Kung ginamit mo na sana sa mas maganda paraan ng evil eye mo, edi sana kanina mo pa kami natalo. Pasensya ka na, pero tagabalik lang ang trabaho ko. At hindi ko hilig makipaglaban, maliwanag ba? Sinungali ka! Pinatay mo ang kapatid ko, kaya paano mo masasabi yan? Pinaniwala mo ang kapatid ko na kaibigan ka niya. Pero anong ginawa mo sa kanya? Pinatay mo siya! Hindi kita mapapatawad, magbabayad ka! Pang-anim na sugat na sana ito. Sa pagkakataong ito, baka tapusin na kita, kaya tumigil ka na. Sige na. Ano pong hinihintay mo? Tapusin mo na ako. Katulad ng ginawa sa kapatid ko, ng mga kamay na yan. Para sabihin ko sa'yo, nagtiwala din ako noon kay Yamato. Ang akala ko rin noon, matali ko siyang kaibigan. At hindi kita maaaring patayin. Dahil kaibigan din ang tingin ko sa'yo. At kapatid ka ni Yamato, biniling ka niya sa akin. Yamato! Bahala ka sa kapatid ko. Yamato! Yamato! May hindi ka pa nalalaman. Tungkol sa kapalaran mo, may dahilan ng pagkamatay niya at yun ay may kinalaman sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Anong sinasabi mo? Masyado pang maaga para malaman mo yun. Kung gusto mo akong tapusin, ikaw ang bahala. Gawin mo. Pero hindi ko sasabihin hanggat hindi dumarating ang oras na pinangako ko kay Yamato. At ngayon naman. O bakit? Anong problema? Yan lang ba ang kaya mo ipakita sa akin? Hot Genji? Ang lakas niya. Kahit na tinapatan ko na ng kapangyarihan ko ang patalim niya, gumagana pa rin. Baka matalo niya ako. Saan kaya napupunta pag nawawala yung patalim niya? Nakapagtataka. Ay, nako. Nakakatamad ka naman palang kalaban. Wala kang kwenta. Pero salamat na rin sa inyo. Kahit papano, binigyan niyo sa iyo ang trabaho nito. Kaya nga lang, sa tingin ko hindi ikaw gusto kong maalaman. Sa tingin ko, mas pagpapawisan ako kung yung kaibigan mo ang makakatapat ko. May katangian siya na katulad na sa akin. Tingin ko, pareho kami dalawa. Huwag ka nga magpatawa dyan. Huwag nga ikumpara ang hina ng kapangyarihan mo kay Panchan. Tama na. Tapusin na ang dugo. Uulan ang dugo. Kasal ka na dahil hindi mo matatakasan ang ulan ng kamatayan. Yun lang ba yun, sisiw? Kawawang ba? Muntigan ka na magkalasog-lasog dahil sa aking ulan ng kamatayan. Pero, paano nangyari? Ano, nakakapagtaka ba ang ginawa ko? Para bang alam ng ulan ng kamatayan ang bawat direksyon ng ikikilos ng parte ng katawan mo? Yun ang tinatawag na katas ng karansan. Isang pambihirang kapangyarihan na natutunan ko sa aking mga karansan. Karanasan sa mga pakikipaglaban ko. At alam ko na kung ano susunod ng ikikilos. Paano? Ito na ang katapusan mo. Magdasal ka na, Genji. Ano ba yun, partner? Munti kaya atang magkalasug-lasug dun, ah. Kanina pa kita hinihintay, Banchan. Kanina pa ako tinatamad na kalabanin siya. Iniisip ko na nga na ako na lang pupunta sa'yo pagkatapos kong patahimikin ang kaibigan mo. Aba, salamat, ah. Pero pasensya ka na. Wala akong ganang kalabanin ka eh. Ang dapat kalabanin mo ay si Genji. Ano ka mo? Kung ganun pala, wala ka palang balak iligtas ang kaibigan mo. Yun ba ang ibig mong sabihin? Ano, Genji?
Kailangan mo ba ng tulong? Okay lang ako, Van. Narinig mo siguro. Naiintindihan ko. Gusto mo na lang panoorin kung paano ko tapusin ang kaibigan mo habang nakatunga nga ka dyan sa tuktok. Pero mag-iingat ka lang dahil baka maunahan ka niya. Oo naman. Aba, nakakagulat naman po. May natitira ka pa pala lakas pagkatapos mong mahirapan kanina. Hindi ko ngayon tunduhan kung ano bang pinaplano mong gawin sa iniitong mong karyote sa kapawan mo. Alam ko namin kung anong iniisip mong gawin. Gumagamit siya ng magnetic power para higupin ang alikas ko. Kaya nga sinabi ko sa'yo, mag-ingat ka, baka maunahan ka pa niya. Wala ka palang sinabi, Dr. Jackal! Genji! Ang galing ko. Ikaw rin, hindi ka natalo. Hindi ba, Banchan? Siyempre. At nakakuha pa ako ng mga 50 points. Pero magaling din ang ginawa mo ngayon. Naisip mong sa loob ng katawan ni Dr. Jackal, itinatago ang armas niya. Oo nga eh. Nasurpresa ako nung maglabas siya ng armas mula sa katawan niya. Tapos naisip ko na ano kaya kung palabasin ko ng lahat. Ang galing ng ginawa mo, partner. Ako pa. Eh ikaw naman, Ban. Nakausap mo ba si Himiko? Hindi nga eh. Masarap din palang kalaban ng mga Goodbackers na yan. Hindi. Puro kasinungalingan lang ang lahat ng sinabi niya sa akin. Jackal? Anong nangyari sa kanila? Pasensya na, pero nakataka sila. Paano nangyari yun? Pag di natin sila sinundan... Bahala ka na kung anong gusto mong gawin. Pasensya ka na sana sa sasabihin ko pero napapagod na rin ako. At sa tingin ko, sapat na rin sa akin yung sandaling kaligayahang naranasan ko sa trabahong ito. Huwag mo sabihin, umatras ka na. Nakuha na mga gamit natin. At di maaaring dumanak ng maraming dugo para sa walang kwentang laban. Dapat akong bayaran, pero hindi ko kailangan ng pera. Sabihin mo na lang yung sa kliyente natin, bahala ka na. Bakit? Natatakot ka na ba? Ha, Dr. Jackal? Bahala ka na kung anong gusto mong isipin. Umalis si Jackal? Oo, at hindi ko alam kung anong iniisip ng lalaking yan. Kahit na matagal na panahon ko na siyang kilala, hindi ko maintindihan ang nangyayari sa kanya. Ano ngayon ang pinabalak mo, Poison Lady? Huwag kang mag-alala. May naiisip akong paraan. Si, pati ang amoy, iba rin. Anong nangyari, Banchan? Mamaya na! Basta umalis ka na dyan sa kotse ngayon din! Ano? Pero ang sabi mo, di ba... Kenji! Ang katawan ko, bakit nagkakaganito? Ang time perfume. Time perfume? Tumitigil ang paggalaw ng kalaban mo kapag isinit mo ang time perfume ng mga ilang oras. Ito na naman siya. Kailan siya nakapasok sa kotse natin? Anong gagawin niyo ngayon, Banchan? Hindi mo na magagamit pa ang evil eye mo sa akin at kay Maguruma kahit na kailan. Magwawagi na ako ngayon. Banchan! Hindi maaari! Ang evil eye! Wala ko ba ito? Ang alam ko, hindi na niya magagamit pa ang evil eye niya sa amin kahit na kailan. Pero, paano nangyari yun? Maganda ba ang panaginip niyo? Ginamit mo ang evil eye sa pamamagitan ng uwak? Yun ay
Hindi ka pa rin ganong kagaling, Himiko. Hindi mo ako mapapatay dahil na rin sa isa mo pang gamit. Katulad nito. Isa tong antidote, di ba? Kaya nitong kontrahin ng anumang lason. Ito na lang ang kapalit ng t-shirt ko. Ano ka mo? Para yatang nagbuka kang mature dyan sa damit ko. Hindi mo ba napapansin? Sa tingin ko, mas gumanda ka pa ngayon. Patagal tayong hindi nagkita, kaya sa susunod na magkita tayo, magiging matured na rin ako. Para naman bagay na tayo. Himiko. Ugaruma. Ayos ka lang ba, ha? Ayos lang ako ngayon, pero huwag mo na akong pansinin. Ay, hindi ko maintindihan si Jackal, pati ang babaeng ito. Ang amoy dito ay katulad pa rin ng dati. Ay, wrong time naman yung pagkakapremium ng kotse. Ang malas natin ngayon, Banchan. Hindi ka ba magtatanong? Ha? Ang tungkol sa akin ng Himiko? Kung bakit galit siya sa akin, ha, Ginji? Noon kasi, ang kapatid niya, ako at siya ay isang grupo lamang. Siguro mga kalahating taon na nakakaraan mula noon, sila ang una kong kaibigan. Masaya ako kapag magkakasama kami ng mga panahon na yun. Pero, yung kuya niya, may masamang nangyari sa kanya at... Ayos lang yan, Banchan! Naniniwala ako sa'yo. Kaya huwag ka magkalala, okay? Hindi ba sabi mo sa akin dati, ang ibig sabihin na is, sa salitang get backers, ay walang iba kung hindi... Sama-sama tayo, walang iwanan hanggang sa huli! Kaya pwede ba... Huwag mong pasanin ang problema na mag-isa kasama mo ako. Hindi, mag-isa ka lang dyan. Susuluhin ko na itong platinum na to, manigas ka! Hoy, tumigil ka ba dyan? Huwag mo akong iwan! Alalahanin mo kayo sa get backers! Tumigil ka! Iba na pagdating sa pera! Huwag kang buhaya! Ang galing ng ginawa niyo. Mas harap ng pakiramdam na may balik sa akin itong platinum yellow. Kayo ba, masarap ba ang pakiramdam nyo? Sabi nila, isang beses lang daw nito sa loob ng 2 taon. Ah, hindi pala. 10 taon. Ito ang makasaysayang melon. Gaya ng pinangako ko, ang 1/10 nito ay para sa inyo. O, ano? Nagustuhan ninyo? O, sige na, kainin na ninyo. Huwag na kayong mahiya. Tikman ninyo at napakasarap. Wow! Ito ang aking platinum melon! Mga walang hiya kayo, kumalis kayo!